isang kotong bibili ko ng donut nito, mama. Pili kong bilhin is yung 3-in-1. Ayan. Kasi, una kong plan is yung 16 holes. Kaya lang, napili ko to kasi removable yung pinaka-plate niya. So, mas madali siyang linisin. Kaya lang bakit dito sa picture? Alam ko, 8 to eh. Bakit parang 6 lang? Hindi kasi sa kanyang ano is so ito yung pinaka plate na at dalawang ganito. Magkataka ko bakit dalawa, magkataklog na po siyang gano'n. Sandwich. And hindi ko siguro yung donut. Ayun, 8 siya. 8 holes. Okay. Paano ba ito tinatanggal? Ganun. So, dapat sabay. Okay. Ayun, mag-release siya. So, ayun nga. Instead of buying na 16 holes, ang binili ko na lang ay itong 8 holes or 3-in-1. Kasi pwede rin itong gamitin pang baon. Pwede rin yung ganito na pang benta. And mas madali nga siyang, ayun nga ang naisip ko, mas madali nga siyang linisin kasi removable yung pinaka plate. Madali mo siyang hugasan. Unlike dun sa hindi natatanggal, punas-punas lang talaga ang paglinis nun. Hindi kagaya nito, pwede mo siyang hugasan. So, ayun lang siya. Ipipress lang to para ma-release yung pinaka-plate. Ganon din yung sa upper part. So, i-testingin natin to. And, gagawa tayo ng ating recipe na usually ginagamit nito is yung per pancake. Pero, pwede rin gamitin yung mga cake ingredients. Testingin na natin to. Hi everyone! Dito tayo ngayon. Ito, susubukan na natin tong ating biniling, ang pangalan niya? Sokani. Siguro China po ito. So, subukan natin ano to. Hinugasan namin yung pinaka-plates. Kakabit na ni Ayla. Ayla, kabit mo na siya. Ang aking assistant. Ano ba yan? Sous chef. Siyempre, first time. Gagawa tayo nung ating mini donuts. Ganon din sa taas. Ayun. Hinahatak lang ito para maikabit. Matanggal. Ganon din siya. Same procedure. Pag naipukod mo na yun, maliktad niya. Ipipress mo na lang siya. So, ngayon, magagawa na tayo ng recipe natin ng
pancake recipe lang po ito. Pwede din kayong gumamit ng cake recipe para dito. So, first time din namin itong gagawin. Kasi ngayon lang din kami nagkaroon ito. Okay? So, ito pong recipe ko ng pancake ay gumagamit po ako ng instant yeast. Dito ko po pala siya ilalagay. Ipapabloom ko muna po ito bago ko i-prepare yung ingredients para ma-make sure natin na buhay yung ating yeast. Ngayon, lalagyan ko din po ito ng 1 tablespoon ng sugar. Ginamitan ko po ito ng 1/4 cup ng warm water. So, hintayin natin ito mag-bloom and mag-mix na tayo ng ating dry and wet ingredients. Lalagyan ko din ito ng 1 tablespoon ng sugar. Sa muna pala tayo, wet ingredients. Ayan, lalagay na ni Ayla yung egg. Eggplant. 2 eggs ang ating gagamitin. Konting recipe lang po yung ating itatry ngayon. Tapos itong cooking oil ay 1/4 cup. Tapos lagyan natin ng 1 teaspoon of vanilla. Ang ginagamit ko lang pong vanilla ay itong onion. Mabango to at malasa. At feeling ko ito yung ginagamit ng ano nga yung donut na nasa mall? Yung maliliit. Yung maliliit na donut sa mall. Yung Lil Orbit. Ayan. Ganito yung vanilla o yung aamoy yung vanilla sa Lil Orbit. Yan. Orion. Promise, ito yun. Pag naamoy niya, sabi niya, uy, yun nga yun. So, ayan yung wet ingredients. Mamaya na natin ihahalo yung yeast mixture na pinapabloom natin. Doon na tayo sa dry ingredients. Okay, para po sa dry ingredients, maglalagay tayo ng 1 cup of all-purpose flour po ito. Tapos, so, kahit na may yeast tayo ilalagay, maglalagay pa rin tayo ng baking powder. 1 teaspoon of baking powder. At saka, dahil konti lang itong recipe na to, magtatansya na lang tayo ng salt. Pinch of salt lang. Ayan, para yun ma-enhance yung flavor. 1/2 cup of sugar. Pero kami, nasa 1/4 lang ang nilagay namin sugar kasi meron pa naman po itong toppings. So, less sugar tayo. So, ito na. Isisip na natin ito para siguradong walang lumps or buo-buo. So, ayan. Okay. Tapos, imimix na natin yung mix na natin. Mix na natin yung ating wet ingredients. Pakita mo muna yung ating wet na inimix natin tong ginawa nating yeast. Ito yung yeast, ayan, medyo nagbabubbles-bubbles na siya. Ibig sabihin, buhay naman yan. So, ayan. Ilalagay na natin siya dito sa may egg mixture. Meron po pala ako kulang. So, nakalimutan ko po palang ilagay yung 1/4 cup ng milk. Ilalagay ko naman po yung mga ingredients sa description box. And may isa pa po akong ihahabol. Nilalagyan ko po siya ng vinegar. Kasi ito po ay nakakadagdag ng pampaalsa. 1 teaspoon lang. Pagka kasi nagmix yung baking soda at saka yung vinegar, nakakadagdag siya ng pampaalsa. Ayan. Imimix na natin to dito sa ating dry ingredients.
Mix. So, medyo kulang pa sa ibig. Tatatawa ko pa na. Ibig. Kasi sa totoo lang po, ang nagagawa akong panty, kahit saan siya ibang mag-off, lagi naman po siya maganda. Kahit naman siya lang. So, ngayon, nagagawa ko ng water na 1/4. Dali ang ibig na nailan natin dyan, isama yung nasa is 1/4. Dalawang 1/4 sa is, ayun yun, and yung 1/4 ng milk. Ang hilang ko muna pa yung full cream. So, masyado pa rin siyang thick. Pero pwede na yan. Kaya lang, feeling ko is medyo thick pa rin siya. Konti pa. Siguro mga 2 tablespoon or 1 tablespoon muna. Tansyahin nyo na lang din po yung paglagay ng liquid. Ayan, siguro medyo okay na yan. Para maganda yung texture ng ating pancake. So, ilalagay natin siya sa squeeze bottle. Gamitan mo nitong ano, pang mamaya, sige. Hindi ko kasi makita yung ating ano eh, yung embudo. Sige, taas mo. Kaya mo yan, Ida. Go. Diba? Dahan-dahan lang. Mamaya, sabihin sa'yo kung makakain na tayong luna. Dito sa iskin. Ayan, minus ka siya. Ha? Ako pa pala makakatapon. Ayan. Dapat i-preheat na muna natin ito para masiguro natin na walang maninikip. And i-grease natin siya ng cooking oil or pwede rin naman kayong gumamit ng melted butter. Ayan. Kahit yung gilid-gilid, lagyan mo. Kasi malalagyan din yun yan. Huwag mo lang lagyan yung ilalim. Kita na yan, yung mga minyong siya bago. So, lagyan natin yung ating donut mixture na pancake talaga siya. Marami pong gumagawa nito para gawing business. Close it. Nakaka-excite naman siya. 3 minutes. Sisilipin natin siya after 3 minutes. Ayan, 3 minutes. Ayan, umuusok na siya. Oh. Makikita ba yung usok? Hindi. Hindi. Okay. So, ito po. So, ano yung ating camera? So, parang hindi siya. Sige, bibilingin mo pa po yan dahil lulutuin yung kabila. Ay, ganun. Ang galing. Habang inaantay po nating maluto o matapos lahat yung ating donut, mini donut, gagawin na natin itong ating pinaka-toppings. Meron lang kami ditong chop na chocolate. Isang white tsaka isang chocolate. Brown chocolate. Nag-ano lang ako? Nag-boil lang ako ng hot water. And nakikita ba dyan? Parang ido-double broiler lang natin siya. Patong lang. Dapat sana i-microwave ko ito. Pero ganito na lang. Kasi mas madali siyang tumigas pagka microwave. So, ayan, nag-melt na po siya. Susunod naman natin yung isang chocolate.
Ano? Asin mo yung samang kamay? Bakit ayaw niya matulog? Huwag mo masyadong i-ano kasi. Isang kamay lang. Hindi niya tamayin. Pero niya ako. Ano? Subukan mo na mag-deep in lang. Pakita mo dyan. I-deep mo siya dyan. Patao. Here, guys. You can see the color is so pigmented. Ang tuto, kailangan mo na siyang gawin. Bali, 1 cup of flour lang po ang ginamit natin dito sa ingredients na ito. Bakit? Pure chocolate yan. Walang halong kahit anong ingredients. Kaya pagka na, ayan, itong isa medyo nadadry na siya. So, solid yung pinaka chocolate niyan. Ganda, diba? Tsaka kahit na pure chocolate, shiny pa rin yung pinaka donut. Kaya naman ang laki, no? Tapos pag ginawa ka mo, ganun lang siya kalaki. Cute. Ayan, ang ganda ng gawa ko, di ba, guys? Pag inulit niya na yan, ayun, medyo palpak na yun. Medyo palpak. Yan, o. Bugs. Tagdagan mo pa. Damihan mo kasi. Palpak so, na, guys. Ano kasi ito, eh. Tamad technique. Dapat talaga gumagamit ng piping bag. Yan. Naglalaro lang naman po kami. Ito. Ayan, palpak na tuloy. Okay na yan, huwag mo nang dagdagan. Ayan. So, ito po ay unboxing testing lang po ito. Review. Unboxing review. Ganda talaga na yan! Cute. So, ayan po. Natapos na kaming maggawa o gumawa ng mini donuts using itong ating donut maker. Ating donut maker ay na bili ko po sa Shopee. Ang kanya pong brand ay Socani. Tama ba ako? Shopee na naman. Baka mamaya Lazada ko to in order. So, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. So, ayun nga. Ayan, ulitin ko. Yung pong in-order ko na pancake maker is 3-in-1. Para nga po washable yung kanyang plates. At hindi mag-stack yung dumi sa gilid-gilid. Kasi mas madali siyang linisin dahil nga removable yung plates. So, yun. Sana nakatulong. This video is not sponsored. Unboxing review lang po ito. At nagluto na nga po kami ng mini donuts na cutie. Ang ganda-ganda. So, thank you for watching. You know. Oh. Thank you, Ila. Uy! Thank you. Texture ng pinaka-mixture natin. So, di ba? Napaka-floppy niya. Yan. Ang sasabi mo, Ila? Masarap, di ba? Yung texture niya is para talaga siyang donut. Hindi siya lasang pancake. Tama ba, Ila? Mm-mm.
hindi siya lasang pancake. Kasi usually yung naggagawa nito is pancake mixture ang texture. Ito, yan, makikita nyo po yung kanyang texture ay para siya talagang donut.